pwede bang malaman kung sino itong former Chief NP? I'm concerned because I am a former Chief NP. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Nagulat ang ilang senador sa ibinunyag na ito ng isang opisyal ng PACOR nang matalakay sa pagdinig kung may mga opisyal o empleyado ng gobyerno na tumulong kay dismissed Mayor Alice Guo na tumakas ng Pilipinas. Wala raw hawak na pangalan ng PACOR kung sino ang dating PNP chief na ito. Pero base raw sa nasagap nila impormasyon, may usap-usapan din daw sa intelligence community na meron itong buwanang lagay mula kay Guo. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll ever since. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng dang milyong pisong suhol para makatakas ang isang Guo Huaping. Even worse kung historically may monthly payroll. Mabilis namang paglilinaw ng PAGCOR. Hindi pa nila ito beripikado. Sabi naman ang kinatawa ng PNP na nasa pagdinig, wala silang nakukuhang ganitong intelligence report. Pero patuloy naman daw ang kanilang investigasyon kung meron niyang mga pulis na sangkot. Nabahala naman daw si Senador Bato de la Rosa sa sinabi ni Villanueva dahil dati siyang PNP chief. Kaya tanong niya kay Guo, pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Walang kilala po ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. General Gonzales, pwede mo laman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi nyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Guo? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. Nababagalan ang ilang senador sa pag-iimbestiga ng mga law enforcement agency kaugnay sa paraan ng pagtakas ni Guo. Tinanong din kung totoo bang merong mataas na opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap umano ng 200 million pesos para makatakas si Guo. Sa amount po na 200 million na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount. Pero with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Dumalo rin sa pagdinig si Police Major General Romeo Caramat Jr. Inamin niyang kakilala niya si Sual Mayor Dong Kalugay pero hindi ang pinagsususpetsang nobya nito na si Guo. Close ko po siya. Sa unang pagkakataon naman, dumalo sa pagdinig si Cassandra Leo, authorized representative ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sa pagtatanong ni Senador Jingo Estrada, sinabi ni Ong na pinanganak siya sa San Juan City na lugar din ni Estrada. Manghihilot umano ang nagpaanak sa nanay niya. Pero duda si Estrada sa birth certificate ni Ong. Wala pong ganyang address o house number San Juan. At wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. This is another case of questionable birth certificate. Tinanong naman ni Senator Sherwin Gatchalian si Guo tungkol sa malalaking halaga na pumasok at lumabas sa kanyang mga bank account na pwede raw money laundering. May lumabas daw mula doon na mahigit 1 bilyong piso pero palaisipan kung saan galing ang pondo. Biglang naging 200 million 2019, 292 million 2020, exactly the same time nung pinapatayin yung Pogo of Sumamban. So gusto namin malaman ngayon kung sino yung mga binabayaran itong account na ito. Definitely wala pong sinasabi niyo po na pinatayo po ng Pogo Hub po sa Bamban po.
Pinunto rin ni Senator Joel Villanueva na hindi sapat ang kita ni Guo mula sa kanyang mga negosyo para mabili ang mga ari-arian niya. Pero nag-invoke din ang kanyang right against self-incrimination si Guo.